What is up sa inyo mga brothers and sisters? Kumusta po kayo sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel na to? Welcome po sa inyong lahat. So today is Monday and today is the celebration of AJ's birthday. Actually kahapon yung birthday niya, pero ngayon lang namin isa-celebrate since ngayong araw kaming lahat kompleto. Pero for the meantime, ko alam kung nakita niyo sa nakaraang vlog ko, ayan. Meron po akong kalmot ng pusa. Medyo gumaling naman na kasi nalagaan ko yung sugat. Pero para maka-assure, kailangan magpa-turok pa rin ng anti-rabies. Meanwhile, tapos na po ang aking first dosage ng una ako takot. Tapos na po ang first dosage ng anti-rabies. So, total of 3 dosage pala to. Bali, yung second dosage ko daw is on Thursday. So, kailangan ko bumalik anytime on Thursday para sa second dose. Tapos sa third dose siguro, sabihin na lang nila yon on Thursday na rin. Kinabahan ako dun sa Karayom kasi medyo matagal na akong hindi nagpapaturok. Pero ang bilis niya lang pala. At mabilis lang din sila magbigay ng vial kasi maraming nagpapa-anti-rabies. So, sunod-sunod lang siya. So, medyo bumukol siya. Ayan. Basta yan, yung nakabukol na yan para kagat ng lamok. Baka kasi magmiyaw-miyaw ako pag hindi ako nagpa-anti-rabies. So, balik na ako ngayon sa bahay at pupunta kami ng market-market para bumili ng mga kailangan para sa birthday ni AJ. Moments later. At nandito na po ako sa aming bahay. So, magpe-prepare lang kami ng mabilis at pupunta na rin kami sa market-market para bumili ng mga kailangan sa birthday ni AJ. Let's go! So, yung free. Wala na ngayon 40. So, ang first stop namin dito sa Red Ribbon. Saan yun? Ayan. Te, may free taste kayo. Te, may free taste kayo. Mukhang awkward. Magagano. Labas ako ni. Biligay ako Shuttle's Best. Wala pa kasi akong kape ngayon. At nandito ang Shuttle's Best. Siren. Sana by next year maging normal na rin lang. Salamat na lang din sa Diyos at nakakagawa pa ng paraan yung mga kumpanya dito sa amin na mag-exist. Or I mean, dito sa atin sa Pilipinas. Dahil napakahirap ngayon. Napakahirap ng sitwasyon ng may isang negosyo. Babayad ka ng pwesto for dine-in. Pero yung mga tao hindi makapunta. Sakali mang lalabas, mas limit yung pag-ano nila, pag-stay nila sa labas. Eh, normally, ito ah, aminin ko sa inyo, yung may mga buying power, yun yung mga most likely nag-stay lang sa bahay. Tapos, more on delivery lang sila. Kumbaga yung mag-order lang through Grab, ganyan, Grab Food, ilim. At bibili muna kami ng kape. Yung Shuttle's Best namin nauwi sa paparapapa para ganado na rin kami sa buong araw. Wala pa pala tayong kain, ano? Hindi naman daw sa pag-iinarte, pero dahil sa dahil sa ano, COVID, kailangan niyang mag-inarte. Charot. Ito. Pakita ko lang sa inyo yung isa sa mga weapon ko nung nag-aaral ako sa Manila. MWF, pasok ko sa eskwela. PTHS, buy and selling ako niyan. Every time na pumapasok ko sa eskwela, MWF, kumbaga, siksik yung schedule ko. So, kailangan talaga every morning nagkakapya. Pero hindi ako nagkakapya ng sobrang init, kaya lagi ako nangihingi ng eto. Yan, yelo. Mukbang. Nagkakalat ka, dumi-dumi mo. Tatlong creamer, tapos tatlong sugar. Para I love you. Para... Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto. Sagwa. Kimi no to... Mo patawanin, no? Sama mo, ah. So una, dalawang sugar. Saka mo lang yung creamer. So, yung pangatlong sugar, kailangan may ate. Okay, tapal at... Tapos yung halo, kailangan tatlo lang din. Oh, tama na. Kasi baka mag-iba yung lasa niya. Okay. Tapos yung tube ice na ilalagay nyo, tatlo lang din. Kasi papangit yung lasa. Wow! So, dalawa. Tatlo. Ayan.
So yan, saka natin tatakpan. Tapos yung sip-sip, tatlo lang. Pag di mo naubos ng tatlong sip-sip, tapon na yung kape. Kasi pangit na yung lasa niya pag umabot pa sa apat na sip-sip. Ganun ka. Oh, tatlo na. Okay na yun. Tapo na to. So, ganun lang magkape. Taral sa taral. 12 seconds later. Bakalansi. So, next stop namin is Goldilocks. Ayan, si Jonah. So, hindi na ako papasok sa loob kasi pagpipirma pa nung contact tracing at wala din naman akong gagawin doon sa loob. So, dito na lang ako sa labas. Okay. Imagine mo, may amusement park ka. Tapos, sa buong time ng pandemic, sarado. Considering na yung mga equipment mo, naluluma yung pwesto na ginagamit mo, nagbabayad ka. Yung tao na naglilinis dun sa facility. Kasi hindi naman pwedeng iwan na lang ng ganyan yan. Kahit na hindi yan ginagamit, nagkakaroon pa rin ng alikabok at dumihan. So imagine nyo yung hirap ng mga may negosyong tulad nito ngayon. As in zero kasi talaga sila. Sobrang hirap. Sana after this pandemic, maabawi lahat. At kasalukuyan pong bumibili si John sa loob ng Pizza Hut. So, well, Monday naman ngayon. Kaya hindi ganun karami yung tao. Pero, imaginein mo may business ka dito sa loob ng mall. Tapos, ganito lang yung volume ng tao. Parang nakakapanghina, di ba? Kasi para malaman nyo lang po ah, ang mga stores dito, umaabot ng 1,000 to 1,500 pesos. Bayad pa lang sa upa. Tapos, ang tao nila, isabihin mo ng 500 pesos. So, ang kailangan habulin ng isang store na maliit, katulad nito, ayan lang ah, yung nasa island, nasa ano lang, 4 square meter, operational expenses is nasa more or less 2,000 peso. So basically, sa business, kailangan at least 50% yung pinaka markup value mo sa products mo. So kailangan nilang humabol at least 4,000 pesos before sila makabawi sa operational expenses. E considering magbabayad pa ng tax yan, but kailangan kumpleto yung permits mo, bayad sa kuryente, benefits ng tao. So talagang matindi. Sa maliit na pwesto pa lang po yan ah. How much more yung mga may pwestong malalaki? Tulad nung Pizza Hut kanina, parang kung estimate ko siya nasa 60 to 70 square meter yung pwesto nila. Tapos dadalawa at tatlo lang yung kumakain, di ba? So nabanggit ko lang naman para alam niyo yung struggles ng mga may business dito sa loob ng malls. Hindi lang naman dito sa market, kundi sa ibang mga malls din. Last stop namin, Jayco. After nito, ikutan ulit namin yung mga dinaanan namin kanina para kunin yung mga binili namin kasi pine-prepare pa yun eh. So, wala naman po akong hinanakit sa mga nagpapaupa ng pwesto. Hindi rin natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Pero ang isa sa siguro may hiling ko sa inyo, yung mga paborito nyong restaurants or kainan, puntahan nyo kasi sa panahon ngayon, kahit sabihin na natin, aminin ko na sa inyo, delikado talagang lumabas ngayon since may COVID pa. Pero ito yung panahon kasi na kailangan kayo ng mga paboritong restaurants nyo. Kasi kung di dahil sa inyo, wala talaga, magsasara talaga mga restaurants ngayon. Kasi ang buhay ng isang tindahan is customers. At pag ang isang tindahan walang customer, walang income. Hindi ko alam kasi ngayon, ilang buwan na, parang 9 months na to 10 months na nakalipas since nagkaroon ng COVID. So imagine nyo yung sakripisyo ng bawat tindahan na para mag-exist pa rin ngayon sa time ng pandemic. Yun, so dadaanan na lang namin yung mga pinamili namin, then diretso na rin kami pa uwi. Yan yung mag-parking. Ito mo. Yan, at kararating lang namin dito sa bahay. At umpisa na namin ikabit yung mga binili namin. So, ang oras ngayon is 1:45 PM na. May oras pa. Kasi alas stress naman yung, kumbaga anticipated namin darating yung mga guests. Pero mga 4-5 PM given pa yun. Pero okay lang din kasi kami miski kami late. So, tapusin muna namin to.
At nandito na po ako sa bahay at nakapag-prepare na rin kami. At pwede na kami mag-start anytime para mapag-blow na ng candle yung anak ko at makakain na rin kami. So, diretso na tayo sa... Birthday sa'yo! Birthday to you! What do you want? AJ, get one, okay? Kuha ka rin pre, yung gusto mo. Para sabay ka. Yeah, let's go. Yummy! Meanwhile... So before umalis, yan, kukuhanan ko muna sila. Yan. Lasa ngayon, tayo-tayo muna. Happy birthday, kuya. Thank you po. Okay, ate na. Babay na kaya ate. Love na si ate. Love na. Oh, kiss mo si kuya. Kiss. Kiss daw kuya. Kiss kuya. Ay! Now, are you shy? O lalab na lang. Lalab mo na lang siya, Jay. Lalab mo si Jay. Thank you, ate. Bye-bye. Oh, bye-bye na, Jay. Bye-bye na. Bye-bye, baby. Bye-bye. Appear. Appear na lang. Very good, ah. Pre, thank you, thank you. Salamat. Ingat, ingat kayo. Ano ba mga laro na ginagawa mo? Pati ba naman laro, Matt? Ano mo ning? Nakatatlong chicken ka na eh. Okay ba? Ayos ba? Kaya pala behave ka. Nakatatlong chicken eh. Nauna yan. So yung ate ko pala meron dalang chicken wings. Niluluto namin. At meron pala aming kasamang chef dito. Ayan. Si Chef Boy Boso. So, Ninong Rai, baka pwede mag-apply sa iyong kusina. Marunong po kami magluto ng itlog. Konti lang, medyo sunog, pero pwede na. Yan, tapusin lang namin to. Ako sa manok, siya sa glaze. 12 seconds later. Ay! Bawat pinestuhan may buto ng manok. Ayan po. So nagluto kami kanina, mga apat na puno nito yon. Ngayon, ubus na. Ayun, masarap yung pag-aaluto natin. So, Ninong Ryan, ba pwede tayo mag-collab dyan? Sino daw si Ninong Ryan? Yung matabang bulbulin yung mukha. Ha? Search nyo na lang. Basta ang alam ko, magaling magluto yun. Ayun, pinapayaw na nagluluto? Oo. Pasensya na kayo, hindi ko kayo na-update. Talagang chine-cherish ko lang yung moment na mag-aasama kami dito. Laglag na yung 5. So, time check tayo ngayon guys. 4:30, mag-4:30 na ng umaga. Pasensya na kayo at hindi ko na kayo nabalikan kagabi. Buhat ng medyo antok na rin ako at hindi ko na masyadong kakawakan yung phone ko dahil kumbaga mas precious ko na lang yung kwentuhan namin at get together na minsan na lang naman mangyari. So hindi ko na rin papahabain tong video na to. Please like, share, and subscribe at i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa ibang mga videos na ipapost ko sa channel na to. Peace!